Sagada Mountain Province ang ating episode for today dahil nga po pinuntahan natin ang isa sa mga gumagawa, no? Classic na classic at traditional na style ng pagluluto o paggawa sa tinatawag nating itag. Ano nga ba ito? At saan nga ba ito ginagamit? Mabuhay po kayong lahat mga Noyma. Andito nga tayo ang lamig na lugar na naman, no? Sagada Mountain Province, napaunlakan tayo ng isang pamilyang gumagawa po nung tradisyonal na itag at pinikpikan. At syempre mga Noy at mga kakay, hindi naman natin to gagawin ng walang permission ng ating mga kaibigan na kasi sila po ay mga igorot, may kulturang sinusunod. Ayan po, tatalakayin natin to ng may respeto ayon sa kanilang kultura. At mabuhay po kayo lahat, panoorin nyo to, napakagandang episode. Sama-sama nating tikman ang pinikpikan. Authentic ang sarap nito. Tara, let's get it on! Ate Martina, magandang araw sa iyo, no? Isa sa mga kababayan natin dito sa Sagada, lokal na ang lahi niyo, Ate Martina, kung tawagin ay igorot, tama? Yeah, opo, ma'am, sir. Yan. Ito pang ginagawa mo to. Nakita ka namin na nagtitinda ng itag, kung tawagin eh. Ilang taon niyo nang ginagawa itong negosyo na 'yan? Sinimulan ko ito, sir, ng 2006. 2006. Bakit napili mo ang itinda, ang itag? Mas maganda ang magtinda kasi walang boss, sir. Ayun. Yeah. Nakwento mo sa akin, Opcam, by profession, isa kang educator, teacher? Yeah, teacher, sir. Ano yan? Hindi ka na nagtuturo ngayon? Hindi, sir. Talaga? Ito bang itag na to, katulong mo ang asawa mo, no? Si Kuya Leoncio na gumagawa nito? Asawa ko at saka ang mga anak ko. Itong itag? Oo. Normally, ilan ang niluluto nyo sa isang salangan? Ilang kilo? Sa simula, pwedeng anuin namin ang katayin namin ng dalawang baboy. Ibinta ko yan ng isang 1 week. Nauubos, ha? Nauubos yan, sir. Yung baboy na yon alaga namin. Alaga niyo? Kami ang gumagawa. Sa una, umaano ako ng kasama namin, sinasahudan namin, ganun. Mm-hmm. Paglaki ng mga anak ko, sila na ang katulong namin. Ito bang parte ng itag na to, Ate Martina? Anong specific to? Lahat ng parte nagagawang itag? Ang isang baboy, nagagawa lahat yan ng itag, sir. Okay. Uh-huh. How about yung mga laman loob niyan? Yan ang inaano namin, asinan namin at saka yan ang ulam namin. Ay, yung ulam mo. Oo, ulamin namin. Tapos yung karne, yun yung ini-smoke nyo, no? Ini-smoke namin yung karne. Uh-huh. Yan ang ititinda namin doon. Ito, Ate Martina, yung style niyo ng paggagawa ng itag, eh. Sabi mo, traditional pa ito. Yes, sir. Pwede mo ba kaming bigyan ng pahapyaw na kwento or short story about how you make itag? Madali lang naman ang paggawa ng itag eh. Katayin mo pagkatapos, hiwa-hiwain nila at saka asinan. Mm-hmm. I-ano mo sa plastic. Mm-hmm. I-hulugin mo sa plastic. After 3 nights, i-ano mo sa pag-smokan. Ayun yung tinatawag mo itagan? Oo, itagan. Ano yan? Dire-diretso yan pag ini-smoke na? Mga ilang araw yan ini-smoke? Diretso yan. Ang, parang asinan mo at saka hanggang anuin mo sa smokan, alisin mo sa smoke, 1 month. 1 month? Magtatagal yan ng 1 month, sir. Doon sa smoke? Yeah. Sini-smoke ka? Ganun, yes, ha? Grabe. Yes, so, ibig sabihin, ganun pala katagal ang procedure nito. Pag tinindan nyo siya dyan, gano'n naman kahaba ang buhay niyan para hindi masira? Yan, hindi masisira yan hanggat isang taon kasi na-smoke siya, na-iano siya ng mabuti. Kaya kahit na-iano mo yan, hindi umano. Hindi nasisira? Hindi nasisira. Normally, Ate Martina, itong itag na to, saan niyo ba hinahalong ulam ito? Pera lang sa adobo, lahat ng pagluluto ng mga vegetables, sa mga buto-buto, at saka pinikpikan, yun, no, magagamit ang utag. Ganun pala siya. Mm. Bakit hindi pwede sa adobo maalat? Hindi pwede sa adobo kasi maalat ang utag. Ayun. Adobo lang ang hindi niya umanuan. Ang hindi hinahaluan ng itag, hindi hinahaluan ng utag. Nakita ko rin, ha, ito nga, isa sa mga furniture natin dito is pinikpikan. Nakita ko yung procedure, pero hindi na po natin papakita mga kakit at mga Noy, yung paano kinata yung manok.
Yung pinikpikan ba, ito'y madalas na ulam dito sa Sagada? Opo, sir. Pati rin ako, pag hindi ako mag-ulam ng 3 days, hanap ako ng pinikpikan. Talaga? Paborito niyo talaga siya. Para siyang tinola ba? Oo, tinola. Sa ano, tinola. Ayun. Okay. Ito, Ate Martina, konting classic na kwento lang about itags. Bakit nyo ginagawa ang itag? Saan ito ginagamit? Na meron ka bang sabihin na natin ritual dito or something like yung tradition? Bakit may itag ang mga taga-Sagada? Ang itag ay pag may isang taong manganak, ang mga matatanda, yan ang ipinapasalubong sa taong nanganak. Yun din, lutuin nila at saka yan ang iaano sa mga taong nakaupo doon. Parang special pala siya. Oh, special ang itag, sir. Ayun pala yun. Ate Martina, siguro sa mga gustong pumunta, bumisita dito sa Sagada, no? Saan matatagpuan yung pwesto ng tindahan mo? Doon sa Ganduyan, sir. Ganduyan? Ganduyan. Ito yung parang sentro ba, no? Sentro, sir. Oh, doon ka lagi nagtitinda? Doon ako. Anong oras ka nagtitinda dyan? Morning hanggat hapon. Hanggang hapon, ha? Normally, araw-araw nandun ka? Nandun ako, sir. Okay. Tapos nakwento mo sa akin, ang pagluluto nyo ng itag is parang nagsisimula ka ng Lunes, ganyan? Oo, nagsisimula ng Lunes, katayin nila ng Lunes, hanggang ano, sir. Tapos yung procedure na ganun kahaba. Yes, sir. Grabe. Ako, maraming salamat, Ate Martina, at sa pag-share mo ng culture nyo, ng mga igorot, no? Ng tinatawag nating itag, isang special na pagkain, titikman natin yan, syempre. Mabuhay ka. God bless you. Sige, sir. Alagang akay yun. Ayun. Siyempre, no? At ang special, ang pagkain natin ngayon, Kuya, no? Napaka-special, Kuya Dex. Anong tawag dito? Pinikpikan. Yun na, may itag. Ganun. Nasabi sa atin, itong yung pinikpikan pala, ako po, parang napatanong kami ng mga kasama natin dito sa akin. So, especially si Chef PJ, napatanong siya kung ano yung pinikpikan. Ang pinikpikan pala na authentic, para maging pinikpikan, kailangan may itag. May itag, you know. Yun. Sa ito, ngayon, yung titikman natin, authentic. Authentic. No? Pati ang nagluto, authentic. Authentic. Yung mga igurot mo, talaga oh. Dito. Kaya tikman na natin to. Yun know. Pinikpikan po. Napaka authentic. Ito yung itag. Kaya ikunin ko lang itong piraso lang ng itag na to, ha. Ayan, oh. Wow. Ayan, itag. Yung kulay, akala mo, ano eh, no? Braised pork. Lagay ko lang dito. Parang nababag sa toyo na, oo. Ano? Batayin ko konti sa baba para matikman natin. Tikman ko lang muna, Kuya, isa baba. Pasensya ka na. Sige. Ito si Kuya. Akamin mo muna, Kuya. Kayo na pa ito nandun sa kusina. Pa na yung banat, ha, Kuya. Tikman ko lang isa baba. Sige. Grabe naman. Uy! Ayun ang lasa ng pinikpikan. Siguro makukumpare ko sa mga ibang kinain. Nandito po kasi tayo sa Mountain Province, sa Cordillera Administrative Region. Marami tayong natikman na pinikpikan. Yung iba po, lasang, sabihin kong lasang tanlad, lasang lemongrass. Ah, okay. Ibang-iba talaga, Wendex. Lasang ano? Smoke. Smoky flavored. Smoky, oh, smoky flavored yung sabaw. Yun ang nag-iba sa kanya. Ngayon ko lang po natikman na ganito yung pinikpikan. Lasa siyang, para kang kumain ng longganisang parang may sabaw. Bacon. Oh, parang bacon. 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 Parang mga beef jerky, pork jerky. Ah. Ayan. Makakiksit naman yun. Tikman ko lang, ha? Pumula kayo, Dex. Uy, kain ka na ba? Ah, pwede na. Sumabay ka na. Hindi mo, panoorin mo lang ako eh. Sabi ka. Para isang kain na. Yan, tira na tira. Ayun. Ito ay kukuha nung yung manok sabaw. Na... Hindi na lang natin pinakita yung procedure ng pagkatay doon sa manok. Tikman muna natin yung sabaw. Tikman muna yung sabaw. Sabaw. Itag. Iba, no? Iba lasa. Ibang-ibang way. Ibang-ibang sa kinain natin pinikpikan. Labas-labas talaga yung ano? Asa ng usok. Lasang usok mo. Lasang usok mo. No? Tapos may halong alat na onti. Try na natin. Kaya pala hindi na naglagay ng asin. Kasi yung alat po nung itag, tamang-tama na. Simplado na siya eh. Simplado. Walang tayo itong gulay. Kaya ikaw lang ako ah. Sige, pwede. Pwede. Napa, cabbage. Highland vegetables. Yung Highland. Ayun nga pala, sabi ko ano pala. Tama, di ba?
yung trivia. Mm. Sabi nga ng mga local farmers dito na huwag daw tawagin Bagyo Pechay, Bagyo Beans dahil wala daw naman po talagang gulay. Sa Bagyo. Nasa Highlands talaga. Tapos din eh. Nasa Mountain Province na nandito lahat ng mga gulay natin. Totoo. Kaya, ako po talaga, isa rin ako sa next stand nun. Sabi niya sa akin, oo nga no. Wala palang gulay sa Bagyo. Walang taniman, no? Mm. Kasi syudad siya. So, puro mga establishment. Yung, ano, nandito po sa Highland region, no? Yeah. Sa mga, alam mo yung hagdan-hagdan alaya, mga ganyan, rice terraces, no? Hagdan-hagdan bulaklakan, yeah. Yung tawag dun eh. Hagdang-hagdang gulayan. Yung pala yun. Testing ko na. Testing mo yan. Manok. Ayun yung pinagpapalo kanina. Oo, pinagpapalo talaga siya kanina. The difference ng mga ginagamit ditong manok ngayon. Ngayon mapapansin nyo, medyo hindi ganun siya kalambot kasi mga native na. Native na manok. Alam niyo. Oh, mala. Oh, harap. Sabi. Pag may salat, sa dalasan, yun pala talaga dapat. Hindi pwedeng gamitin yung kumiso na bibili natin sa palengke nga, no? Yung per kilo na yung mga puti. Ito pala ginagamit talaga. Tama na sinabi ko kay Nick. Yung una natin yung tikman, ginamit niya, best chicken. Best chicken yung uncommercial na talaga. Tapos may luya, may tanlad. Iba, no? Ibang-iba yung lasa niya. Ito talaga, pure smoke yung lasa, tapos konting alat, napakasarap. Correct. I don't know. Tama yung sinabi mo ko eh. Hindi ko kaya, hindi natin kaya i-commentan yan or i-correct, no? Baka po kasi, sa iba't ibang probinsya, may iba't ibang style. Yun, yun pala. Dito po, sa probinsya ng Sagada, Mountain Province. Ganito yung style ng pinipikan. Sabi nga ni Ate Martina, sa loob ng tatlong araw hindi sila pwedeng hindi kakain ng pinikpikan, no? Oo. Kasi nahanap-harap na ng taste buds nila yung lasa ng pinikpikan talaga. Pinamay ko na, sorry. Medyo ano eh, no? Lumalaban eh. Kasi nga, ngayon, kailangan siguro, makababa. Pero sila yun na style eh, no? Ganun na nila nilalaga eh. Medyo ano po, may konting tigas pa ng mga manok dahil native. Pero still, ayun yung style. That's how they eat it here and cook it here. Let's share the culture, no? Tapos yun pa, kung gusto nyo, kasi asis na siya, masarap na siya eh. Pero gusto nyo pa mas ma-enhance yung babase sa panlaso nyo, huwakay na sa usawan nyo yung calamansi, patis, tsaka sili. Nasa inyo. Depende na sa inyo yun, kayo na bahala doon. Ako, siyempre, gusto kong pasalamatan ang mag-asawang Martina and Leoncio, no? At kaya ate at kay Kuya na ipinakita sa atin, no? Welcome na welcome. Welcome tayo dito sa kanilang bahay, kanilang syudad, kanilang komunidad. Mga igurot po. Nakita niyo naman yung suit ko, no? Ayan yung... So far, natuwa ako yung mga kabahayan nila dito. Siguro in sa tagal ng panahon na modernization, no? Natuto na rin silang gumamit ng mga concrete walls. Although, papansin niyo po, puro kahoy pa yan. Mga pine wood yata yun. Sabi, yung pork na ginamit dito sa itag, yun din yung alaga nila dito. Pati yung manok kanina. Pagsabong ng manok kanina. Kasi walang mahanap na ano talaga. Itang nakakatuwa sa mga kababayan natin dito. Napaka-welcoming. Napaka-welcoming nila. Itong pamilya lalo na to. Kasi pinapasok agad kami sa bahay nila eh. Pasok ba, in-invite kami. Yan.
Yung pa yung isang natatangi rin na ano nila. Ano talaga tayo mga Pilipino? Hospitable, no? Hospitable talaga. Kaya ang dami rin gusto pumunta mga country. Naiinganyo na, talaga sila. Naiinganyo yung mga iba-ibang bansa o foreign countries na bumisita sa atin because of hospitality na tradisyon natin. At tayo, saka yung puso nung manok na kinatay. At syempre, Kuya A, he's in the house. Hello. Kasama natin ngayon. Salamat ulit sa pag-invite, Kuya Nex. Kasama ka lagi, maraming, syempre. Maraming salamat. Akay ni Sol yan, syempre, no? Number one, akay ni Sol. Ayun, pa-follow naman sa kanilang Facebook page, YouTube channel, at kanilang TikTok account. Madami tayong pinapamigay niyan, lalong-lalo na sa mga pagkaibigan nating PWDs. Ay, nako, dami nating natutulungan, Kuya A. Lalo at sa mas maraming follows, mas maraming pag-share, pag-subscribe sa ating mga channels at mga pages na yan. Yung expansion, no? Expansion. Yung ating pagtulong lalong lumalaki. Lumalawig. Yan. Kasi ang dami kasing nagme-message sa atin. Sana matulungan niyo po kami. Yun ang paraan natin para makatulong yung mga nagme-message na po yan. Meron tayong PWD Action Center na sumasagot dyan. Ayun. Oy, okay. Kunin ko muna yung natitirang kanin dyan. Extra rice, more rice. Ayan, sabi. Kakuya Dex, yung kanin pala. Ano? Yan, no? Nakakala hindi na nakita. Pakita natin. Iba rin. May halong brown rice sa pinaghalo. Ito yata talaga yung galing ng Banaue. Hindi sa Quezon City yung Banaue. Ito yung Banaue rice terraces talaga. Ayan. Okay, bago namin tapusin ni Kuya ito, maraming salamat. Mabuhay po kayong lahat, mga Noy at mga kaakay natin dyan. Siyempre, God bless you all, Kuya. May babatiin ka ba? Wala naman. O meron? Meron. Sino? Sino? Misis ko. Ayun. Salamat sa misis ko. Ano, pinayag na. maraming salamat. Sa lahat. God bless sa lahat. Yung, ako, mag-iisang linggo na buka ko. Linggo na buka. Inaharap na natawa. Natawa ako nun. Pagmamahal na lang para sa inyo lahat. Ako po yung likod si Kuya Dex. Kasama si Kuya A. Food trip ni Kuya A. Pagmamahal. Bye-bye.